welcome back to my YouTube channel. Ako po ulit si May Bero, dating OFW at ngayon chicken farmer na. Shoutout po pala sa mga OFW natin around the world at lalong-lalo na sa Middle East. So, sa previous vlog ko, natutunan natin yung feasibility ng pag-raise ng chicken and advantage niya from the other livestock like baboy and baka. So ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ako nagsimula and magkano yung starting capital ko. Bago ang lahat, punta muna tayo sa bagong area ko. So stay tuned and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Few moments later. Then for early 2012, nag-abroad ako sa Abu Dhabi kasi nandun yung mga kapatid ko. And tinake ko na lang yung chance na makapag-work doon. Umuwi ako dito sa Pinas noong April 2017. So mga 5 years akong OFW. So nag-start ako ng iba't ibang negosyo like airline ticketing, sweet corn, and nagtanim din ako ng cacao. Yung sweet corn, hindi ko na napatuloy kasi kulang yung supply noon. And then, yung cacao naman, hindi ko na, namatay sila kasi hindi ko na bisita, hindi ko na alagaan. Kasi sobrang layo ng lugar noon, pinagtaniman ko sa bahay namin. Yung airline ticketing naman, existing pa rin. Pero dahil nga sa nangyari ngayon na COVID, nag-stop muna. April 2018, after 1 year na nandito ako sa Pinas, binigyan si Papa ng pinsan ko na si Kuya Harold Bero Regencia, ay Kuya Harold, ng breeders na Rhode Island Red. 8 heads yun, isang lalaki at isa, 7 babae. So, sa mga hindi nakakilala ng Rhode Island Red, ito po ay dual purpose na heritage chicken siya. So, from ano talaga siya, imported breed. Dual purpose siya kasi for meat and egg production siya. Yung nililay niya na itlog is brown. Nilagay lang ni Papa sa tub yung mga breeders niya. So, papakita ko sa inyo ngayon. Actually, nilagyan lang niya ng net and rice hull. Pero hindi ko na ginagamit ngayon. Pero papakita ko pa rin. Ito po yung tub na ginamit namin, na nilagyan namin ng breeders. So, dati po itong may tubig. So, ginamit namin, nilagyan namin ng rice hull. And then ito, ganitong net yung ginamit namin before. So, pasensya na po kasi medyo magulo yung place. By September 2018, nag-start na palang maglay yung mga breeders namin. So, hindi ko na-expect na ganito pala tong breed na to. Mabilis mo ito. I mean, almost
halos almost every day nanginitlog sila. Unlike sa native chicken na parang 12 eggs nililay nila then naglilimlim. Ito, mostly sa RIR, hindi sila naglilimlim. So, kailangan mo talaga ng incubator. So, ako, naghanap ako ng hatchery para mapa-incubate ko yung itlog nila kasi wala pa akong incubator. Kaso, wala akong mahanap. So, bumili na lang ako sa online ng 50 capacity na manual incubator. Yung kailangan, manual, kailangan mong ikut-ikutin every 3 to 5 times a day. So, by the way, may itlog pala. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itlog nila. Ito. Dumating yung incubator ng last week of September 2018. So, wala talaga akong idea paano mag-incubate. So, ang ginawa ko, pinag-aralan ko, nagtanong ako sa pinsan ko, nanood ako ng mga videos, and nagbasa ng mga articles. So, after nun, nakapag-hatch ako ng October 17, 2018. By July 2019, dumami na talaga sila. So, nag-decide kami na ibenta na lang kasi wala na talaga silang mapaglagyan. And then, by August 13, 2019, ito talaga hindi ko makakalimutan na dapat isi-ship ko na yung mga ibebenta ko to Pagadian and Manila. Kaso, bumaha dito sa amin. Bumaha dito at namatay at nanunod yung ibang breeders ko at yung dapat na i-prepare na prepare ko para i-ship ko doon sa Manila at Pagadian. In-explain ko sa mga buyers ko at salamat naman at naintindihan nila yung nangyari. Kaya in-offer ko yung sisiu na naiwan dito. At ngayon, malalaki na sila. Anyway, may mga susunod pa akong video tungkol sa mga problems encountered ko sa pag-aalaga ng manok. Magkano ang kapital ko? Nabanggit ko kanina na yung manok is binigay lang sa amin ng pinsan ko. And then, bumili lang din kami ng net na mga, I think, 6 meters. Yung presyo ng net is depende yun sa lugar ninyo. Pwede kayong magtanong sa mga hardware. Yung net dito sa amin nasa mga 60 to 85 pesos per meter. Mas makakamura ka kung bibili ka ng isang roll ng net. Kung malaki naman yung pagagamitan mo. And then, yung sa amin naman, ang ginamit namin is shading net, yung kulay itim na pinakita ko kanina. Okay? And then, yung feeds na pinapakain sa manok. Depende kasi yun sa age nila. Nasa 30 to 33 pesos per kilo. And then, pinapakain sila ng 80 to 110 grams per day. And then, twice a day sila yung pinapakain. So, FYI lang, itong klase na manok, Rhode Island Red, ay nanginitlog, nag-start ng manitlog ng 5 to 6 months. And then, ulitin ko po, kapital ko, binigay na manok, yung feeds, then, yung mga vitamins and pangpurga sa kanila, and then, yung net na ginamit namin. At ang pinaka investment namin dito is yung time and effort. I suggest na mag-start kayo kahit dyan lang sa backyard nyo. Start small at dun, makakapag-learn ka, which is magagamit mo pag nag-expand ka na. Kaya sa mga OFW natin dyan, alam kong may uuwi dahil sa nangyari ngayon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dati, umuwi ako na walang bit-bit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kaya, nag-experiment na lang ako ng mga kahit ano-anong negosyo. Kung sa pag-aalaga ng manok, nakita ko yung hope na, uy, kaya palang kitain yung kinita ko sa abroad dito sa Pinas. Kung may sipag at syagala. Kahit yung asawa ko na OFW din, eh sobrang affected niya. Kasi ang laki ng kartas ng sahod nila. Itong pagmamanok ko, pag-aalaga ng manok, ay nakatulong talaga.
abroad, at least na-inspire sila sa mga ginagawa ko. It gives them hope also. Uwing-uwi na din sila. Sa pag-aalaga ng manok or kahit sa ibang bagay, dapat willing kang matuto, nag-enjoy ka, at gusto mo yung ginagawa mo. At dapat may dedication ka para maging successful yun. Nakaya ko nga, alam ko kaya nyo rin. So, dun na po nagtatapos. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you!